Prayer is communicating with God. Ang pagdarasal ay pakipagtalastasan sa Diyos. When we pray, of course, we talk to God in silence or in words, with sounds, and God listens. After some time, God talks and we must listen. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Pagkatapos tayong magdasal, huwag muna tayong umalis. Tapos tayong magdasal, uwi na. Manahimik sandali. Meditate. Sabi nga ng ibang relihiyon namnamin. Let God talk to you and give some time for us to listen to God. There are four elements of prayer. Ito po, alam nyo na po, ano? Madalas yung mga charismatic acts. A, adoration prayer. Sinasamba natin, pinupuri natin ang Panginoon. O Panginoon, makapangyari ang Diyos. That is adoration prayer. C, contrition prayer. Yung bang nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan at nais nating magbalik loob sa Diyos. T, thanksgiving prayer. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng mga biyaya na binigay niya sa atin at ibibigay pa. S, supplication prayer. Humingi tayo ng tulong at gabay sa Diyos. Mga kapatid, walang masama sa panalangin ng paghingi. Madalas, puro hingi eh. Panginoon, sana po gumaling na po ako. Panginoon, birthday ko ngayon. Sana may regalo magbibigay sa akin. Di ba? Panginoon, sana makapas ang anak ko sa interview sa US Embassy. Sana, Panginoon, makasampanan ng barko. Yung puro hingi. Kikwa yan ang kikwa. Minghan, kita ugalit mo na minghan niya. Biyan mo ko pa. Biyan mo ko. Ikay na maot. Amen? Walang masama sa panalangin ng paghingi. Ngunit, mga kapatid, huwag naman nating kalimutan na magpasalamat sa Diyos. Nakasampan ng barko yung anak na hindi kayo na makimisa. Hindi kayo na magdasal. Nakasampan yun eh. Mga kapatid, mayroong nag-text sa akin na ang sabi, sa ating pagdarasal ng Our Father, kailangan daw natin alalahanin ang nilalaman nito. Una, do not say Father if every day you do not behave like son and daughters of God. Amen? No, tatay tamoy ay ama, Aba, Father. Anong rekan humunol? Bati ba yung ulo, pasaway? Sabi niya, do not say Father if every day, you do not behave like sons and daughters. Do not say our if you live isolated in your egoism. Ano sabihin? Tayo, hindi. Ako. Hikoy kipulon mo yun. Hikoy mahunan. Puro hikoy ng hiko. Kaya sabi niya, huwag ka lang magdasal ng hour.
Kasi makasarili ka. Do not say who are in heaven if you think only of earthly things. Patag? Patag? Kumumpada. Yatin birthday ko, may nakong kwarta. Kumun, Father. Makalato na yung pensyon ko. Dagdagon ko mo na pensyon ko. Darauto ang pensyon ko. Amen? Patag? Do not say who are in heaven if you think only of earthly things. Do not say, holy be your name if you do not honor His name. Antuyay na. Ay, kaya kakipol ko ng katawan. No, talaga, ang labyo nung katawa, anong kot, niwalay kami ng kambali ko. Amen? Do not say, holy be your name, if you do not honor His name. Do not say, your kingdom come, if you confuse Him with material success. Oh, taba na. Hasipag ko, hadiskarte ko, yumaman ako. Hindi, mga kapatid, kagustuhan ng Diyos na yumaman ka. Kagustuhan ng Diyos na gumaling ka. Kagustuhan ng Diyos na umunlad ang buhay mo. Dahil para sa Diyos, natutuwa ang Diyos kapag ang isang tao'y umuunlad. Tayo hindi eh. Matalino ko, kaya yumaman ako. Madiskarte ko. Kaya may akong kwarta. Pero may akong pag-deposit sa bangko. Kaya kumami ng kwarta. Ay, Diyos ko. Do not say your kingdom come if you confuse Him with material success. Do not say your will be done if you do not accept it when it is painful. Ngunit ako na aksidente. Siguro labay ng katawan na aksidente ko. Budoan? Ano ko ako ni Batol? Siguro, ang pagsal akong Batol ako. Hindi, mga kapatid. Do not say your will be done if you do not accept it when it is painful. Bakit ka na aksidente? Careless ka kasi. Yun ang sabi ng Panginoon. Kagustuhan ng Diyos, mabangga ka. Para sa susunod, mag-ingat ka. O, labat ang kabikawot. Do not say, give us this day our daily bread if you are not worried about the people who are miserable, who are without ways and means to live. Oh, basta ikong nabhoy. Basta ko may nakong kwarta, bahala ila. Trabaho lang namin, itaw-tamblar lang namin. Butag? Do not say, forgive us our sins if you bear your brother or sister a grudge. Di ba yung dasal natin? Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Pinatawad ka ng Diyos, pero ayaw mo pa rin magpatawad sa kapwa. Kung kaya patawaran niya rin, hira-hiraon ako. Kaya ako papansin noon. Kaya ako inimbitahin birthday, no? But ko kuya. Dito? Pero ang dasal natin, forgive us our sins. Do not say, and lead us not into temptation, if you intend to keep on sinning. Anong dasal natin sa ama namin? Iligtas mo kami sama. Pero puro masama ang ginagawa mo. Pero yung pangupit. Pero yung late. Kasamaan din yung ano eh. Kasalanan din yung late. Ay, kasalanan din yun. Yung pag-absent. Ay, kasalanan yun. Ang bubong at kwarta. Yung magmahal ng iba, ay, mas kasalanan yon. Do not say, deliver us from evil if you do not take position against evil.
pinagdarasal natin. Sana, malaya ko sa tukso. Labay-labay matukso. Labay-labay, but matukso, hikot na panukso. Pero ang dasal natin, deliver us from evil. O tukso, layuan mo ako, kipol. O tukso, iti ka. Do not say amen if you do not take the words of our Father seriously. Amen. Okay, kaya kipol. Amen. So my dear friends, the next time we recite or take note of what we are actually saying, pray from the heart. Magdasal ka mula sa puso, hindi mula sa nguso. Amen. Yan ang sabi ng Panginoon. In praying, do not babble like the pagans who think that they will be heard because of their many words. Do not be like them. Ah, manamit sa masama ng isang bayan ng alam na pasama. Ah, bagay ng Mariano po ng grasa, bayan sa masama ng Jesus. Di ba? Simula na ngayon ng nobena ng mahal na puso ni Jesus. Oh, pista ng mga apostolada. Ano yung apostolada? Apostolada ng mga panalangin. Oh, nobena nin Sacred Heart. Ay, tili apostolada. Ay, Father, makit abukot ko. Hilatan na. Diba? Bilangon tumo pa, umunay apostolada ite. Kapistawan na June 24, masalo kaya na ko. Amen. Yan mga kapatid, magdasal tayo ng Ama namin. Magdasal tayo ng Aba Ginoong Maria. Magdasal tayo ng Santo Rosario, pero mula sa puso. Ha? Yung bang pagkatapos tayong magdasal ng Santo Rosario, isa buhay natin, namnamin. Sabi nga ng iba, wala sa Biblia ang Santo Rosario. Pero nasa Biblia lahat ang Santo Rosario. Amen. Yan mga kapatid, lagi nawa nating tandaan na hindi napapaloob sa paghingi lamang ang panalangin, wag na wag nating kalimutan na magpasalamat sa Diyos. Iwasan natin ang pagsabi ng pahingi noon, pahingi noon, sa halip ang sabihin mo, Panginoon. Amen. Hindi puro pahingi noon, pahingi noon. Panginoon, salamat sa mga biyaya na ibinigay mo sa akin. Kaya mga kapatid, huwag nating katamaran na magdasal at magpasalamat sa Diyos dahil hindi tumitigil ang Diyos na biyayaan ka.